Alright, so I just got the package today. And then I'm going to open it. Here's my scissors. Gusto na makita ng anak ko. So, without further ado, let's open them. So, ang cute. Meron siya sa inyong bagay. And this one, yung pang-fastener siya. So, let's start with this one first. So, another ko is yung drinking straw na may kasamang mga. Ayan. So, rose gold siya. Ayan. May straight na straw. Really nice. Tapos may brush pa siya kasama. So, I have the bended one. The bent one, I mean. Tapos meron din yung kasama. Spoon. Which is maganda siguro ito pang halo-halo. And then, this one is the thicker one. Pang mga pearl shakes. Diba? Kaya ako umorder nito is para next time na magpupunta kami sa isang decor, so mas madali ko na lang siyang mapainom sa anak ko kasi may straw na and hindi na ako kailangan hangipan ng straw. So, andito na lahat ng kinds of straws na kailangan ko. And may kasama pa siya mga bottle brush. Hindi pala bottle brush. Ano siya? Brush. So, ang pinili ko nga pala is rose gold. Siya yung pinakamahal sa lahat ng mga sets nila. And kasi nakalagay doon is high quality. So, yan ang reason kung bakit pinili ko siya. Kasi maliit lang naman ang difference ng price niya sa ibang set na silver saka other colors. Alright. This one naman is a little heavy. And kita nyo ito yung pang puncher. Ay, hindi. Pang fastener ito. Ito rin. Ay, hindi pala. Pang fastener yung mga yan. Tapos merong isa dito. Ito pang punch ng hose. This one as well. And this one. So, itong dalawa lang ang pang punch ng hose. Yan. So, maliit lang ang pang-punch ng holes niya. Diba? So, I have about ilan ba itong so, I have about 3. Alam ko, pair-pair ito eh. So, itong dalawa and itong dalawa. So, ayan. So I have 2, 4. Yan, saka ito yung so kaya ako bumili is para nga magamit ko ito para sa mga leather craft ko. In my previous video, pinakita ko sa inyo yung mga leather thread PU leathers or mga synthetic leather lang para nga makagawa ako ng katulad nitong purse. And by the way, this one is given to me by my aunt. Isa sa mga pinakamabait kong auntie kasi siguro nga dahil pareha kami ng sitwasyon, every time na nakakausap ko siya, napaka-understanding niya lahat ng mga problema ko, sinasabi ko, and napaka-helpful, never niya akong ginudge sa mga decisions ko and always there to listen. So, yun. Nakakatuwa. And mabait siya sa lahat ng mga pamangkin niya and tumutulong siya kapag talagang kailangan. So, hats off to my Aunt Luz for this. And also, ito yung mga set na nabili ko. And ang gagawin ko ngayon is meron akong snap
bato dun sa snap na ginagamit for mga damit. Ito naman para talaga sa mga ano. So, ito yung partner niya. Tapos, dito siya nag-fit. Yan. And then, meron itong tool na to. May malalim siya sa ibabaw yan. May malalim na part siya doon. So, titingnan nyo lang kung mag-fit. Ngayon, I think kung gusto mo ng mas maliit, yun, so pwede siya doon. So, I think yung ito naman is pwede naman sa kahit anong ito. So, ito yung nag-fit sa kanya. So, ilalagay ko na siya dito. Dahil wala akong pang hammer na ano. So, ang gagamitin ko na lang is yung totoong hammer. So, pagdidikitin ko tong dalawang to. And, I'm gonna use this hammer. Yan. So, tingnan natin. Ay, hindi siya dumikit. So, kailangan pa siya talaga na medyo matiin na pakpok. Ayan. So, kailangan talaga is sa may mas maganda kung may sangkalang kayo na wood. Yun, mas maganda siya. So, ayan. Nakadikit na siya. So, kailangan lang kalapit siyang ganyan. And then, ito naman, isa kailangan mo naman yung isang patulis. Ito. Ito, kailangan yung sharp na ganito ang kailangan mo. Para naman, pupukin din siya. At, syempre, didikit na siya dito. So, same thing. Pwede mong gamitin itong part na to. So, kailangan talaga malakas yung ano niya, pagpupok niya. So, mas maganda kung yung ginagamit mo is yung sangkalan talaga. So, kaganyan na. Anyway, so before that, kailangan din palang mag-punch ng hole. So, eto. So, pipili lang tayo ng pwede gamitin ito para pang punch ng hole. And then, ilalagay kong ganyan. Tapos, martilihin ko lang siya. So, sana madali lang siya mag-punch. Kasi medyo makapal na to. Try natin. Ayan. So, pinupok ko na lang siya dun sa baba kasi medyo mahirap dito. So, ayan. So, madali naman siyang nabutas. Yun, nagkamali tayo. Dapat pala, binutas ko muna to and then ipapasok ko na yung pang fastener niya. Okay, so nabutas ko na siya. Ganyan siya. Yan. So, make sure na ito ang nasa harap niya kasi pag baligtad siya, hindi mo na siya makukuha kasi mapipitpit yung gitna niya. So, make sure na yan. So, ito yung pinaka front niya. Ito yung back. So, kailangan mo siyang mahanap. Yan. So, magaganyan siya. And then, kailangan mo nung pangpukpok. Ito. So, ito yung kailangan. Yan. So, ganito ang kakalabasan niya. And then, ito, dapat bubutasan mo rin. And then, itong nasa ito, ito yung ipampapasok mo doon. Tapos, saka mo siya pupupukin ulit. Yun namang nasa gitna. Yun namang isang klase. So, eto yun. Ito. Eh, dahil nga, kailangan niya ng kapartner, magagamit siya for mga may flap na cover. So, yun. So, ganun din ang procedure. Kaya lang, dikit ko na siya kasi hindi ko naman siya magagamit dito. And pinakita ko lang ko paano ilalagay siya ganyan. So, ganito ang mangyayari sa kanya. Magdidikit sila. Ayan. Ayan. So, ito na yung finished product niya pag nakabit siya. So, yun ang purpose ng Leathercraft DIY.
Meron ako mga nakitang ibang klase kaso hindi siya ano hindi siya isang set. So usually parang isang pair lang sila. Tapos may kasamang isa nito. Kaya pinili ko ito kasi may kasama na rin siyang pambutas sa leather. So ito yung pambutas niya. Maliit lang pero may nabibiling worth 200 na 9 pieces puro pambutas lang siya. So ito maliit lang to. Meron pang mas malaki. Kasing laki siya nito. Actually, yan. Kung gusto niyo na mas malaki, yun, pwede kayong kumuha ng ganon. 9 pieces. So, 2 pieces lang yung pang punch niya sa leather. Tapos, yung the rest, puro sa mga pangkabit lang nito. Kasi, syempre, bubutasin siya. And, pwede rin magamit itong pambutas for leather craft. Like, i-incorporate nyo yung, kunyari, nakabili yung leather. Tapos, gusto nyo mag cut ng oval base. Ngayon, pwede nyo na lang siyang butasan. Ito is super liit. Meron akong parating na pang punch na mas malaki. And doon natin malalaman kung magagamit ko ba siya together with this. Kasi meron akong mga leather fabric na nabili. Pero hindi siya kasing kapal nito. Usually ito kasi makapal eh. Yung nabili ko is hindi ka ganong kapal. So chine-check ko pa kung pwede ko siyang gawing purse or pwede ko rin siyang gamitin para malagyan ng mga pa-shade items.